panibagong araw naman sa inyo lahat mga ka-stol. Ayan, welcome na naman sa aking YouTube channel. So ayan, kung bago ko pa sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe na rin para updated kayo sa mga bago kong upload na video mga ka-stol. Ayan mga ka-stol, sana magustuhan nyo itong video na to. Pag nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan i-share nyo na rin, paki-subscribe na rin, pindutin yung bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. So ayan, ipapakita ko mga ka-stol yung DSL cabinet. Yung unang-una talaga yun na DSL na cabinet na naabutan ko mula nung naging ako installer. Yan. Tayo, pakita ko sa inyo. Let's go. Ito yung box ng mga ka-install. Makahanap. Maliit lang. Yan. Makita nyo yung box. Yan. Buksan natin yan. Yan. Oh. Yan ang laman lang mga ka-install ng yung DSL. Ito yung primary niya. Tawag naman dito primary. At ito yung secondary niya muna sa bahay. Yan, makita nyo, sabog-sabog na. So, wala na to. Hindi na siguro to nagana kasi, putol-putol na. So, ito yung unang-unang internet na naabutan ko. Na mula naging installer ako. Yan yung cover niya sa ilalim. Tapos may ground. Dito, nagagaling yung dial to mga install. May number kasi yan, may bilang. Ito, 4-6 yan. Yan ang bilang niya. So, sunod-sunod dyan siya. Tapos, pagdating dito, ganun din. At, ito pa. May nagkara pang konti. Primary yan. Ito, copper to. Yung papunta na to sa bahay. Pababa. Kagaya rin ng SIM lang din ng BDSL to. SIM lang. Pero yung BDSL, ang equipment nun, fiber na. May equipment na sa loob. Ayan, pasilip ko rin sa inyo yung ayan, makita nyo muna yung loob ng ng copper line. Yan. Yan. At titingin din tayo ng cabinet ng BDSL. Yung cabinet, titingnan natin yung cabinet niya. Yan. Papakita ko sa inyo ang laman. Yan. Ayan mga install, nakita nyo na yung laman ng cabinet na DSL. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung cabinet na BDSL, yung sumunod dito. Ito kasi yung nauna, DSL, sumunod BDSL. Pagkatapos ang BDSL, yun ang fiber, yun na yung ginagawa namin ngayon pag-install. Ayan, pakita natin yung yung BDSL natin. Let's go! Ayun mga install, nandito na tayo sa isang cabinet, yung tawag dito ay BDSL. Kasi yung kanina, yun yung DSL pa lang, copper pa. Yun ang unang-una kong inabutan na may internet. So, baka lipas ng ilang taon. So, ito naman ang naibalik niya, BDSL. Ito yung BDSL. Copper line yung papunta sa bahay, yung nagsusupply sa kanya, fiber. Kaya silipin natin sa loob. Ito yung tinatawag na BDSL. Yan, silipin natin yung loob at titignan natin kung anong equipment niya. Let's go! Bubuksan natin, maka-install natin yan. Ayan. Bubuksan natin yung laman niya. Titingnan natin, ayan mga laman niya. Ayan. So, ito yung maka-install yung copper niya. Ayan. Ayan yung copper niya, laman. Ito. Ito yung tinatawag na port. Ayan yung port niya. Ayan o. At ito naman, kaya may mga naka-jumpering wire yan. Papunta naman yan sa poste, tapos papunta na sa bahay. Yan, makita nyo. Naka-crone. At ito yung kable niya. Yan. Yan yung kable niya, copper line siya. Yan yung papunta sa bahay, BDSL. Yan, yan yung naka-crone pa. Crone ang tawag dyan mga install dito. 110 yan, bali isang haba nito 100. Yan. 100 dyan. Tapos dito nang gagaling yung dial to niya. Papunta sa equipment. Yan. Papunta sa equipment niya. Tapos ito. Yan. At pupunta siya dito. Yan. At ito yung fiber niya mga install. Ito yung fiber niya. Ito. Yan. Makikita niyo yung fiber niya. Yan. So ito mga install is mapipiece out na rin to.
talaga naman ang pinalit na yung fiber na talaga. Tanya nyo, ito yung splicing niya ng fiber. Yan. So, at makita nyo mga install, yan yung equipment niya. Yan. May switch din siya, may ano, may outfit, yung breaker, may pan siya para hindi uminit yung ano loob, at may exhaust, yan yung exhaust niya. So ito yung maka-install yung fiber niya to, yung ito talaga yung main na fiber na nagsusupply dito sa BDSL na cabinet. At ito yung ano niya maka-install, andito yung splicing point niya, yan dyan, dyan sa box na yun na maliit, andyan yung splicing point niya, yan, yan o. Yan, splicing point niya yan. Yan. Ito, makikita nyo, may lock yan. Yan. Papakita ko lang sa inyo mga install. Para ano. Yan. Yan, nakita nyo kay install yung ano, liit ng fiber. Yan. Liliit ng fiber niya. Yan o. Yan yung ano, yun yung nagdudugsong sa kanya mga install. Ito yung tube. Tapos ito yung fiber na nagsupply sa equip sa ano dito sa cabinet na to, dito sa cabinet na yan. Itong mga kulay dilaw na to. Yan o. At ito yung fiber na main line, yan. Yan nakita niyo mga install, oh. Ang liliit ng wires. So takpan na natin yan. Ang tawag dito ay BDSL cabinet. So sana takip natin. BDSL cabinet yan mga ka-install. So yung kaninang una pinakita ko yun yung copper talaga, yun talaga ay puro copper yun, walang fiber talaga. Ito yung sunod doon, yung inabutan ko lang, tapos sunod yung fiber na, puro fiber na yung ginagawa na namin yung pag-install yung ano, fiber. Ayaw na masara yan. So ito mga install, mapipiece out na rin naman to. Kasi ginagawa na nga lahat ng fiber. Yan. Makita nyo naman mga install yung mga equipment nya. Yan. 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 Yan yung tinatawag na BDSL. May aparato pa siya. Yan. Kompleto yan. Ayan. At ang sunod naman dito, yung puro fiber na, yung may napbox na. At akyat tayo sa poste sa nap box, hanap tayo ng nap at para maituro ko rin sa inyo kung anong pumalit. Pero lagi nyo na nakikita yung mga ka-install, mga install yan, pinakita ko na sa inyo yung ano, yung cabinet nya, yan o. Ayan, yan yung BDSL mga ka-install ha. So yan yung ano, sumunod sa ano, sa DSL na linya, yan BDSL. So asal naman dyan, yun ang purong fiber na, talagang wala ng cabinet yun, nap na lang sa poste tapos diretso na sa bahay. Kaya yan to, eh, pero lagi nyo na nakikita yun kasi nag-i-install na ako nun eh. Yun ang ini-install na namin ngayon, yung puro fiber na nap hanggang bahay na. Ito wala na kasi ito eh. Dati yung ginagawa namin yan, magja-jumper ka dyan, tap, tapos verify number, tapos papunta sa bahay, may DP sa poste yun. So ano, pakita ko pa sa inyo yung ano, yung box ng fiber para ano. So yung nauna, DSL, BDSL, tapos fiber. Yan, tara, akit tayo poste. Let's go. So ayan mga install, dito na tayo sa may nap box. So titignan natin yung nap na yan. Yan po yung ipinalit sa BDSL, yung nap na yan. Yung fiber optic cable. Yan. Silipin natin kung ilan ang laman. Yung box mga install, titignan natin yan. Yan, akit na natin yan. So ito yung pambukas ng ano, nap box po mga install dito. Yan ang pambukas. Buksan lang natin. Maingay lang yung aso kasi yan eh. Na-istorbo namin. Ayan ang mga istor. Alam ang dalawa pa lang. Ayan. Dalawa pa lang mga istor ang laman. So may lockdown na isa. So mga istor, ito na yung ano, yung pumalit sa BDSL, yung fiber optic na to talaga. Yan na yan. Yan ang ginagamit namin pa nag-i-istor. Yan yung luma mga install, oh. Yan yung copper line. Yan o. Oh. Ayan, piece out na yan. Ito na ang pumalit, fiber optic. Ayan. So maganda, ano, dalawa pa lang ang laman ito.
1, 2, 3, 4, 5 pa yung, ayan o, 6 pa yung bakante. Ayan o, okay na yung mga stall natin. Ayan. Ayan, nasaraduan na natin yung napbox mga stall. Ayan. At baba na tayo. Ayan, okay na yan. Ayan mga stallan. Naibahagi ko na naman sa inyo yung konti kong nalalaman. Siyempre experience ko lang yon, yung sinaunang inabot ako ng connection sa internet sa yung upgrade na VDSL saka naging fiber. So shinare ko lang yun kasi yun talaga yung naabutan kong ano, provider na internet dati, copper lang, tapos 1 MB lang, 2 MB, tapos ngayon yung naging 50, tapos ngayon 100 plus na ang plan yun. Kaya shinare ko lang sa inyo yung nalalaman ko mga store at yan. Tingnan niyo kung saan nagmula. Oh, para na-share ko lang kung saan nagmula yung ano, yung internet natin, mga provider natin. Ayan mga stall, hanggang dito na lang ulit yung munting video namin. At konting kaalaman lang. Shoutout pala sa kasama ko. Ayan o. Ayaw mangitim. Ayaw mangitim. Ayan, thank you mga stall. Maraming salamat. Thank you sa inyo lahat.